Hello mga master, magandang gabi sa inyong lahat. Nung nakaraan ay ipinakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Bluetooth starter sa ating mga motor gamit ang Arduino Uno. So ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin gagawin itong voice command sa ating mga motor. So pwede siya sa Bluetooth starter at saka sa voice command. Ibig sabihin, ang gagamitin nating application ngayon ay dalawa. Yung isa ay sa Bluetooth starter at yung pangalawa ay sa voice command. So, yung voice command sa Bluetooth pa rin nakakonect yun. At yung connection na ginawa natin noong nakaraan dun sa full tutorial ay iisa lang din ang connection. Ito pa rin yun. So kung hindi ka pa nakakapanood sa full tutorial noong nakaraan ay click mo lang yung description sa baba para mapanood mo, para makasunod ka ng maayos sa gagawin nating tutorial. Bago ang lahat ay ipapakita ko muna sa inyo yung application na gagamitin natin. Ito yung voice command. So, ipapakita ko sa inyo dahil ipapakita ko rin yung kung ano yung data na sinasend natin sa Arduino para mapagana natin yung pang voice command natin. So bago ang lahat ay punta tayo dun sa code na ginawa natin nung nakaraan. Yan. Idadagdag natin tong serial.println data. Piprint natin data ng gagaling sa application. Tapos upload natin. So bago natin i-upload, kailangan natin tanggalin yung jumper ng relay. Yan, dyan nakakabit natin eh. Tatanggalin natin to. Tapos disconnect natin yung supply ng Arduino ng Bluetooth module. Pwede nating i-disconnect yung 5 volts niya o kaya yung ground. So ang tinanggal ko yung sa VCC para madali lang tayo makapag-upload ng code sa Arduino. So upload natin. Shortcut key para mag-upload ay Control U o kaya itong yan to. Ipindutin natin to. Yan. Control U. Yan, okay na. Tapos punta tayo sa serial monitor. Ilalagay natin na yung jumper na nilagay na tinanggal natin. Tapos pagdudugsongin na natin yung tinanggalan natin ng supply sa Bluetooth module. So mas maganda hihinangin to para naka-fix. Yan. Tapos open natin yung Bluetooth ng cellphone natin. Tapos i-connect natin yung application sa Bluetooth module. The motorcycle Bluetooth connected successfully. Yan. So ang una nating susubukan ay kung paano i-start yung motor natin. So pag in-start natin yung motor natin, ang mag-o-open ay itong relay na to para sa starter, sa key, tapos sa engine. So halimbawa ay sasabihin natin start my motorcycle, mag-open na tong tatlo na to, itong tatlong relay na to. Subukan natin. Start my motorcycle. Motorcycle started. Please be careful, my master. Yan. Yung mababasa natin sa serial monitor o yung na-read ng Arduino board natin ay ito. Start my motorcycle din. So kung ano yung binanggit natin dito, kung na-read niya yung voice natin, i-convert niya sa string. Tapos isi-send niya sa Arduino, yun din yung natatanggap ng Arduino board. So, pwede rin Tagalog. So, try natin Tagalog. Ano bang Tagalog? Paanda rin ang motor. Try. Paanda rin ang motor. Paanda rin and motor. So, pwede yan sa Tagalog. Open lang natin yung data connection natin. Master, gusto kong Tagalog eh.
paandarin ang motor. Yan, pwedeng Tagalog yan. Ayun ah, nakikita niya. Paandarin ang motor. So, pwedeng English, pwedeng Tagalog. So, magko-code na tayo ngayon. Ganyan. So magko-code na tayo. Open lang natin yung code na ginawa natin noong nakaraan. Yan. Ito yung dinagdag ko nung nakakanina. Yan. Ito yung dinagdag ko. Para malaman natin at makita natin dito sa serial monitor kung ano yung nare-read ng Arduino board galing sa application natin. Bago tayo magpatuloy, shout out kay Ruel Set Pakong. Sabi niya, same lang ba pag HCO6 gamit tsaka Arduino Nano gamitin? So, pwedeng gamitin ito sa Arduino Mega Nano tsaka sa Arduino Uno. Yung sa tatlo na yun, pwede natin siyang gamitin. Tapos kay Rosler Random, kaklasiko to. Paano po magpalit ng pangalan sa birth certificate, sir? Tarantado ka. So, subscribe nyo si Rosler Random sa mga mahilig sa mga dual sport na mga motor. Tapos kay G. Grospe, pa-shoutout next video, tsaka request na din pats paano gawin yung voice command sa motor. So, ito na yun. Salamat. Shoutout din kay Legend Paul. Tapos kay Harle Venturanza. Astig po kuya. Salamat. So, magko-code na tayo. Ito yung ilalagay natin. Sa pag i-on na yung engine natin ganito. Beta is equal to engine on. O kaya gusto mo ng Tagalog, patayin ang makina. Dagdag ka lang dito yung mga gusto mong sabihin para i-on yung engine. Patayin ang makina. Tapos dito sa pag-off ng engine off. Yan. On the engine off. So, dapat maingat tayo sa pagda-type kasi yung nababasa ng yung sinesend ng application natin ay maliit lang na E. Mga small letter lang dito sa unang word na sinesend niya. So dapat ito maliit. Pag malaki yan, hindi mag-on yung engine natin. Tapos sa key naman, dito sa pag-off. Turn off. Ayun nga pala, dito sa engine on, may na-encounter ako dito kasi dapat magandang-maganda yung ano eh, yung pronunciation mo. So, ang lumalabas kasi minsan, engine on. So, ilagay natin dito. Engine on. Ganun. Tapos minsan yung engine niya, engine on. Sa engine off, minsan engine off isang F lang. So ilagay na rin natin. Tapos minsan din ay engine talaga. Kaya dapat maganda yung ano mo, yung pronunciation mo.
Indian off. Ngayon yan. Tapos, yan lang naman yung na-encounter ko. Yan. Yung Indian na yan. Tapos yung ito, engine off na yan. Tapos dito, sa pag-start ng motorcycle. Dito. Start my motorcycle. Ano, start my mot-mot. Try nyo rin, baka pwede. Pwede nyo ilagay dyan kung gusto nyo. Start my motorcycle. Tapos sa busina naman, ano yung gusto nyo sabihin para pabusinahin yung motor nyo. So, sa akin, where are you? Ganun. Where are you? Yeah. Kamira dito. Tapos yung sa pangalawa, para maiba naman ay where is my motorcycle? Ganyan. Tapos save nyo. Tapos pag i-upload na natin, okay na ba? Pag i-upload natin, tanggalin natin tong supply sa Bluetooth module. Tanggalin natin ito para madali lang tayo mag-upload. Tagal kasi mag-upload din. Nag-upload din naman kaso matagal. Titapos dito sa relay, yung jumper niya. Tapos upload natin. Yun, wala. May mali tayo. Ito. Uploading. Yan, okay na. Tapos, ilalagay natin tong supply. Tapos, itong relay. Ngayon, try natin dun sa application kung mapapa-on nyo yung mga relay na yan. Gamit yung voice command natin. So, ito na yung ito. Yun yung application natin. So, try natin. Open natin tong serial monitor. Yan, open natin tong serial monitor. Tapos, connect natin sa Bluetooth yung application natin. The motorcycle Bluetooth connected successfully. Yan, tapos, itry natin yung engine on. Engine on. Master, the motorcycle engine activated. Engine on yung nababasa niya. Pero kung minsan kasi, engine yung binabasa niya. So, try natin yung start my motorcycle. Start my motorcycle. Motorcycle started. Please be careful, my master. And try natin yung turn off the key. Turn off the key. Master Jones, the key was turned off. Yung piling ano lang kasi, piling voice command lang yung binabanggit ko para nagsasalita siya. Pag sinabi kong turn off the key, tapos sasabihin niya, the key was turned on. Ganun. Nasa ano yun, nasa code ng ano yung application niya. Kaya halimbawa, kapag halimbawa, papatayin natin engine, ganito. Patayin ang makina. Di ba wala siyang sinabi? Nasa ano yun? Nasa sa pinaka-code ng ano yun? Sa pinaka-program ng application yun. So, hintayin nyo kung paano ako maggawa ng application para sa voice command. May na kasi internet dito sa amin. Yung paggagawa kasi, pag gumagawa kasi ako ng application, online ako gumagawa. Saan? Sa online. Tapos try natin yung sa busina. Where are you? Where are you? Yan. Where are you? Tapos yung sa isang busina natin.
Where is my motorcycle? Meron din ano yun. Master Jones, I yelled. Oh, di ba? Sa ano yun? Sa code ng ano yun? Application. So, yun yung sa voice command natin. So, kapag na-upload mo na siya, dapat naka-fix na tong ano, itong wire na to. Kung hindi, dapat naka-electrical tape, mas maganda, nakahinang siya para kasi baka sumagi itong wire na to dun sa ibang pyesa, baka masira pa yung device natin. So, abangan nyo itong ipapakita ko pang isang application natin. Ayan. Ito yung pinaka-mas secured na application na gagamit na. Kasi dun sa voice command tsaka sa Bluetooth starter, kahit sino, halimbawa, ginamit yung cellphone mo, kahit sino, halimbawa, barkada mo, mapapa-start yung motor mo, pero dito, hindi niya mapa-start kasi may security. Ayan. Para ito sa mga may fingerprint na cellphone. Master, please connect your mobile phone into motorcycle. Ganyan yun. Hello, my master. Please choose your controller. Fingerprint controller selected. Please scan your fingerprint to start your motorcycle. Pag iniskan natin tong fingerprint natin dito, mag-under na yung motor natin. Master Jones, your motorcycle started. Tapos pag i-off naman natin, diyan na mawawala. Master Jones, your motorcycle was turned off. Ganyan. So ang kaso ko dito ngayon, may bug pa yung application na yan. So hindi ko pa naayos. So hintayin nyo na maayos ko. Tapos ituturo ko rin sa inyo kung paano natin gagamitin sa motorsiklo natin. So salamat. Subscribe kayo sa channel ko. Thank you.